Malakas ang ulan nang umuwi ng bahay ang lalaking si Miguel. Galing ito sa kabilang barangay para singilin ang mga may utang sa kanyang Lolo Fidel. Basang-basa ng ulan ng lalaki dahil nakalimutan itong magdala ng sako. Pagpasok niya pa lang ng kanilang bahay ay naabutan niya si Meloy, ang kanyang nakababatang kapatid na kasakasama na rin nila sa bahay. Abala si Meloy sa paghihiwa ng mga sangkap para sa kanilang hapunan. Samantalang ang kanilang lolo naman ay nasa silid nito. Matanda na ang kanilang lolo Fidel. Nahihirapan na itong makabangon. Bukod kasi sa katandaan, mayroon na rin itong iniindang sakit. Hindi nila malaman kung ano ang sakit na yon dahil wala silang pagkakataon para dalhin ang matanda sa ospital. Malayo kasi ang paggamutan sa kanila at may kamahalan din ang bayad. Ang sabi rin naman ng matanda, hayaan na lamang siya sa bahay. Kumbaga, tanggap na ni Fidel na anumang oras ay kukunin na siya ng Diyos. Ayos lang ba ang lolo? Tanong ni Miguel sa kapatid. Upo si Meloy at hininto saglit ang hinihiwa. Ayos naman siya. Yun nga lang, walang pagbabago sa pagingan niya. Lagi pa rin siyang hinihingal. Sagot ng lalaki. Isa-isang inilagay ni Miguel ang mga napamiling prutas. Para yun sa kanyang lolo. Kuya, nasingil mo na ba sila lahat? Tanong ni Meloy sa kanya. Oo, bayad na silang lahat. Yung perang nandito sa akin, panggastos natin. Tsaka yung kalahati, panggamot ni lolo. Sabi naman ni Miguel. Huminga ng malalim si Meloy. Nahalata ni Miguel ang lungkot sa mukha ng kapatid. Oh, bakit? Iniisip ko lang kung ano ba talaga ang gamot ni lolo kuya eh. Sa tingin mo ba, nakakabuto yung mga halamang gamot na binibili mo? Baka mamaya kasi, nakakasamayan sa kanya, kaya lalo siyang nangihina. Nag-aalala lang sabi ni Meloy. Meloy, si lolo mismo nagsabi na yun ang iniinom niya kapag nangihina siya. Kailangan nating sundin yung gusto niya. Wala tayong magagawa. Si lolo lang ang nakakalam kung anong nararamdaman niya sa katawan niya. At saka, halamang gamot lang yun. Hindi naman siguro masama. Saad naman ni Miguel. Sabay na napalingon ng dalawa sa bahagyang nakabukas na pinto ng silid ni Fidel. Nasisipat nila ang matanda na nakahiga at mabilis kong huminga. Kuya, ano na pala tayo kapag wala na si lolo? Sinong gagamot sa mga tao? Pareho naman tayong walang alam sa panggagamot. Napayuko si Miguel. Nakakaramdam siya ng konsensya. Matagal na kasing gusto ng kanilang lolo na siya ang magmana sa panggagamot. Ang kaso nga lang, hindi marunong ang binata. Isa pa, iba rin ang interes ng lalaki. Ay nako, hindi ko rin alam. Basta, bahala na. Ang mahalaga sa ngayon ay nakakasama pa natin si lolo. O sige na, ituloy mo muna yung pagluluto mo para maya-maya makakain na tayo. Anong oras na rin kasi oh? Sabi ni Miguel. Ikaw din kuya, magbanlaw ka. Mamamaya magkasakit ka dahil nagpaulan ka. Sagot naman ni Meloy. Dali-daling lumabas si Miguel. Naligo siya sa kanilang maliit at barong-barong na banyo. Pagkatapos ay bumalik na rin siya sa loob. Mahina na rin ang ulan noong mga sandaling yon. Ako na magpapakain kay lolo. Mauna ka na kumain ha. Sabi ni Miguel habang nagsasandok ng kanin. Napatigil ang dalawa nang tawagin sila na matanda. Mabilis naman silang pumunta doon. Inilapit nila ang kanilang ulo dahil mahina na rin ang boses ni Fidel. Lo? Ano ho yun? Tanong ni Miguel. Mga apo, sino ba sa inyo ang maaari kong asahan na kumuha ng agibat? Sabi na matanda. Nagkatingin na ng magkapatid. Sa tagal na nilang kasamang matanda, kahit kailan ay hindi nabanggit ni Fidel ang tungkol sa agimat. Ang madalas lang kasi sabihin ng matanda ay ang tungkol sa panggagamot. Lo, ano pong sinasabi nyo? Ano pong tungkol sa agimat? Tanong ni Miguel. Miguel, total, ikaw ang panganay. Pakiusap, kunin mo ang agimat.
Elo, saan ko po kukunin? Sunod-sunod na umubo ang matanda bago ito nakasagot muli. Sa bundok na may sementeryo, malapit sa baryo ng Manuela. Naroon ang agimat. Mautal-utal at mahinang sabi na matanda. Lolo, pwede ba naming malaman kung para saan po yung agimat na sinasabi ninyo? Tanong naman ni Meloy. Agimat na yon ay pagmamay-ari ng aking ama. Sinabi niya sa akin na kunin ko yon sa oras na mawala siya. Ngunit hindi ko yun nagawa dati. Dahil akala ko, hindi ko naman yon magagamit kahit na kailan. Pero nitong nakaraang buwan lang, natuklasan ko na may mga kalaban na kapitan. Hindi na ituloy na matanda ang kanyang sasabihin nang bigla itong maubo. May kasama ng dugo ang ubo na matanda. Kaya nabahala na magkapatid. Sige na lo. Huwag ka na muna magsalita. Ako nang bahala sa agimat. Inasikaso na magkapatid ang matanda. Ngunit noong mga sandaling yon, napansin nila na unti-unting bumabagal ang paghinga ni Fidel. Nagsimula na silang kabahan. Paghawak nila sa kamay na matanda, ay naramdaman nila ang panlalamig. Nakatingin sa kanila ang kanilang lolo habang ito ay nakangiti. Maraming salamat, mga apo. Kayo na ang bahala sa agimat. Sa pagbagsak ng kamay na matanda, ay bumagsak na rin ang kanilang luha. Umiyak na lamang ang magkapatid. Hindi na kinaya na matanda at tuluyan na nga itong namaalam. Kahit na matagal nang napaghandaan ng dalawa ang gabing yon, hindi pa rin nila maikakaila na masakit pa rin pala ang mawalan ng minamahal. Kuya, wala na si Lolo. Wika ni Meloy na nakadikit pa ang kamay ng matanda sa kanyang pisngi. Sige na lo, magpahinga ka na. Alam naming pagod na pagod ka na. Sabi na lamang ni Miguel. Biglang lumakas ang buhos ng ulan. Tila sumasabay pa ang panahon sa kanilang paghihinagpis. Sa mga nakalipas na mga oras, ay saka lamang nila tuluyang natanggap na wala na nga talaga ang matanda. Kinaumagahan, nang tumila ang ulan, mabilis na kumalat sa kanilang lugar ang pagkawala ni Fidel. Dahil kilala at maraming natulungan na matanda, marami din ang nalungkot sa pagkawala ni Fidel. Maraming tumulong sa magkapatid para maiburol ang kanilang lolo. Tumulong din ang barangay para sa ataol. Halos wala nang ginastos si Miguel at Meloy. Ang dami nagmamahal kay Lolo, no? Ganito pala talaga ang naidudulot niya sa mga tao. Wika ni Meloy, habang pinagmamasdan ng mga taong nagtutulong-tulong magkabit ng trapal sa kanilang bakuran. Kaya nga, di ba ang sabi sa atin ng Lolo, kapag maging mabuti ka sa kapwa, ganun din ang kapwa mo sa'yo, sagot ni Miguel. Napangiti na lamang ang dalawa. Pagdating ng alas 5 ng hapon, ay naiburol na kaagad ang matanda. Todo asikaso naman ang magkapatid sa mga nakikiramay na bisita. Wala na silang ibang kamag-anak kaya tanging sila na lamang ang kumikilos. Pinagpapasalamat na nga lang nila na may nagkukusang tumulong na kapitbahay. Pagod na pagod ang dalawa nang sumapit na ang kinagabihan. Nagpapahinga na lamang sila sa gilid ng kabaong ng kanilang lolo. Habang nag-uusap, ay isang lalaki ang nakapukaw ng kanilang atensyon. Kilala nila ang mga taong lumalapit, pero hindi pamilyar sa kanila ang isang yon. Hindi nagtanong ang dalawa at nakatingin lang sila sa lalaki. Sa palagay ni Miguel, nasa edad 40 hanggang 50 na yon. Fidel, paano na ang nasimulan natin? Tanong ng lalaki sa kanilang lolo. Sa pagkakataong yon, ay napukaw na nito ang kanilang atensyon. Tumayo si Miguel at nilapitan ng lalaki at nagtanong,
Mawalang galang na ho. Ano-ano ho kayo ni Lolo? Tanong ni Miguel. Tinanggal ng lalaki ang kanyang sombrero. Nakita ni Miguel ang balbas at bigote nito. Nakasalaming din pala ito ng hugis bilog at kulay itim. Saka lamang napagtanto ni Miguel na tila may kaya sa buhay ang kanyang kinakausap. Ako si Manuel. Ako ang matalik na kaibigan ng iyong lolo. Ikaw ba si Miguel? Pabalik na tanong ng lalaki. Nagkatinginan silang dalawa ni Meloy. Oho, ako nga ho. Pwede ko bang malaman kung ano ang inyong nasimulan? Miguel, iho. Pasensya ka na kung binanggit ko yon sa harap ng inyong lolo. Pero palagay ko, hindi ito ang tamang panahon para mapag-usapan ang bagay na yon. Siguro sa susunod na araw na lang, kapag nailibing na ang inyong lolo, babalikan ko kayo. Pero sa ngayon, gusto ko na munang makiramay sa inyo. Tinapik pa ng lalaking si Manuel ang kanang balikat ni Miguel. Kaswal na nakipagkwentuhan sa kanila si Manuel. Ang dami niyang nasabi tungkol sa kanilang pamilya. Ngunit, wala naman silang makuhang impormasyon na magsasabi kung sino ba talaga ang lalaki. Ang alam lang nila ay matalik na kaibigan ng kanilang lolo, si Manuel. Makalipas ang halos 2 oras na kwentuhan, nagpaalam na rin si Manuel sa kanila. Hinatid pa nga nila ang lalaki sa labas ng kanilang bakuran. Ang daldal ng lalaking yun, no? Natatawa na lang nasabi ni Meloy. Kaya nga eh, siguro nung nabubuhay pa si Lolo, lagi silang inaabot ng gabi sa kwentuhan. Tugon ni Miguel. Napailing na lang ang dalawa at bumalik sa pagbabantay. Kahit alanganing oras na, ay marami pa rin dumarating para makiramay. Pagod na pagod ang dalawa hanggang sa abuti na sila ng umaga. Saka lamang sila nakapagpahinga na magpresenta ang kapitbahay nilang magbantay. Haro, Diyos ko, kawawa ang dalawang ito. Walang tulog. Eh kami na muna magbabantay. Pahinga na muna kayo dun sa loob at baka sumunod kayo sa inyong lolo. Sige na, magpahinga na kayo. Sabi na lamang ni Aling Telma. Nako, maraming salamat po, Aling Telma. Sabi naman ni Miguel. Maghapong natulog ang magkapatid nung araw na yon. Nagising nga sila na gabi na. Pagsilip ni Miguel sa labas, iba na ang nagbabantay. Nahiya naman siya, kaya agad niyang ginising si Meloy para makipagpalitan. Mabilis na nagbihis ang magkapatid at pumunta agad sa labas. Pagtingin nila, ay naroon na naman si Manuel. Sa katunayan, ito raw ang nagluto ng pagkain para sa mga bisita. Oh, gising na pala kayo. Nakangiting sambit ni Manuel sa kanila. Kuya Manuel, bakit ikaw nag-asikaso? Nakakaya naman. Gaya nga na sinabi ko, matalik akong kaibigan ng lolo mo. Kaya ano ba naman kung tubulong ako sa inyo sa pag-asikaso? Malit na bagay lang naman yon, hindi ba? Wika ng lalaki. Napakamot na lamang sa ulo si Miguel at Meloy. Nakakahiya pa rin po eh. Ano ka ba naman, Miguel? Huwag ka nang mahiya. Isipin mo na lang na ginagawa natin ito para sa lolo mo. Aliwanag. Nakampanti si Miguel dahil sa magandang ngiti ng lalaki. Hanggang sa mga puntong yon, hindi pa rin makapaniwala si Manuel na may kaibigang gano'n ang kanyang lolo. Mukha kasi talagang mayaman si Manuel para itong nakatira sa isang malaking mansyon. Wala nang nagawa si Miguel at hinayaan na lamang nila si Manuel. Sabay-sabay nilang inasikaso ang mga bisita. Medyo kakaunti na lang ang dumating doon kumpara sa unang gabi ng lamay. Habang abala sila ng mga oras na yon, may nakita si Miguel na isang supot ng bawang sa basurahan na drum. Meloy, sino nagtapon ng bawang dito? Sayang oh. Sabi ni Miguel. Baka sa mukha nito ang panghihinayang at pagkadismaya. Si Kuya Manuel. Ha? Bakit daw? Masama raw gumamit ng bawang sa lamayan eh. Lalo na kapag yung namatay namatay sa sakit. Paliwanag ni Meloy. Masamang gumamit ng bawang sa lamay?
pagtataka na wika ni Miguel. Yun ang unang pagkakataon na may narinig siyang ganong klase ng kasabihan. Oo, kaya hinayaan ko na lang. Baka mamaya niyan eh, malasin pa tayo kung di tayo susunod. Pambihira. Kakabili lang ni Aling Telman yan eh. Napakamot na lamang sa ulo ang binata. Ganun pa man, itinuon na lamang nila ang atensyon sa burol. May mga dumating pang mga kakilala ng kanyang lolo. Kaya naman, mas lalong naging abala si Miguel. Habang si Meloy naman ay nag-aasikaso rin noong mga sandaling yon. Sa kalagitnaan ng pakikipag-usap ni Miguel, napansin niyang lumabas na ng kanilang bakuran si Manuel. Hindi man lang yun nagpaalam sa kanila. Natanaw na lang nila na unti-unti nang nawala sa dilim ang lalaki. Gustuhin man ni Miguel na sundan si Manuel, ay hindi na lang din niya ginawa. Tinuloy na lang niya ang pakikipag-usap sa mga bisita. Makalipas ang ilang araw ay nailibing na rin ang matandang si Fidel. Magkahalo naman ang nararamdaman ni Miguel at Meloy noong mga sandaling yon. Masaya sila dahil makakapagpahinga na ng tuluyan ang kanilang lolo. Matagal-tagal din kasi ang tiniis ng matanda. Kaya sa kanilang palagay ay mas mainam na rin na nawala ito. Malungkot naman sila dahil nasanay sila sa presensya ng matanda. Hindi nila alam kung paano ang gagawin nila gayong kailangan na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Kuya, kailangan na nating umalis. Paalis na yung jeep na inarkilan nila Aling Telma oh. Sabi ng binatang si Meloy kay Miguel na nasa harapan pa rin ng puntod na matanda. Sige na Meloy, mauna ka na. Sumabay ka na kina Aling Telma. Dito na muna ako. Sagot naman ni Miguel na hindi man lang lumilingon. Sigurado ka kuya? Maiwan kang mag-isa rito? Walang katao-tao dito oh. Alam mo naman ang lugar na ito, luma na. Kung di nga lang dito ang gusto ni Lolo, di ba? Hindi naman sana dito siya ililibing. Sinuyod pa ng tingin ni Meloy ang paligid. Makikita ang mga lumang nicho at lapida. Tanging sa matandang si Fidel lamang ang may bagong nicho. Sige na, ayos lang ako. Uwi naman ako kagad pagkatapos ko rito. Sabi na lamang ni Miguel. Tumango na lamang si Meloy. Hindi na ito nangulit pa. Alam niya na nung hinahatid pa lamang ang lolo nila sa antungan, iba na ang timpla ni Miguel. Hindi kasi mawala-wala sa isipan ni Miguel ang lalaking si Manuel. Sa lahat ng malapit sa buhay na matandang si Fidel, ay si Manuel lang ang wala. Nagtataka nga si Miguel sa bagay na yon. Sa pinakamahalagang araw pa talaga, hindi lumitaw ang lalaki. Sa isip-isip tuloy ni Miguel ay baka hindi naman talaga kilala ng kanyang lolo si Manuel. Isang oras at kalahati pa ang nakalipas ay napagdesisyon na ni Miguel na umalis na lamang. Umupo siya sa tapat ng lapida at hinimas ang nakaukit na pangalan. Lo, uuwi na po ko. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Sana masaya ka na kung nasan ka man. Pabulong niyang sabi. Aalis na sana ang binata nang maramdaman niya na may tao sa kanyang likuran. Paglingon niya ay nakita niya si Manuel. Nagsalubong ang kilay ni Miguel na tumingin sa lalaki. Pasensya ka na, nahuli ako. Marami kasi akong inasikaso sa bahay nitong mga nakakaraang araw eh. Paliwanag ng lalaki. Lumapit ito at inilapag ang bulaklak sa gilid ng lapida. Akala ko hindi ka na magpapakita eh. Alam mo ba na iniisip ko na baka hindi ka naman talaga kilala ng lolo ko? Nagbago ang reaksyon ng mukha ni Manuel. Ngunit tumawa na lang din ito at tinapik sa balikat ang binata. Ano ka ba? Parang ano naman ito? Magkakilala kami ni Fidel. Sadyang mas inuna ko lang talaga ang problema ko sa personal na buhay. Nakukonsyensya nga ako kasi hindi man lang ako nakadalo sa huling lamay. Tapos, nahuli pa ako ngayon. Eh kung pwede ko lang isawalang bahala yung mga nangyayari, di sana present ako sa buong isang linggo ng lamay ni Paring Fidel. Napapailing pa na wika ni Manuel. Bumuntong hininga pa ang lalaki. Bakas sa mukha nito ang lungkot.
Hayaan nyo na ho. Ang malagay eh, nandito kayo. Isipin nyo lang na ikaw ang unang dumalo sa libing niya. Natawa na lamang si Manuel sa kanyang narinig. Ayos ka rin ah. Hindi na rin napigilan ni Miguel na tumawa. Biglang gumaan ang kanyang pakiramdam noong mga sandaling yon. Pansamantala niyang nakalimutan ang lungkot dahil sa makulit na aura ni Manuel. O paano? Uwi ka na ba? Tanong ng lalaki. Oho. Naghihintay na kasi sa akin yung kapatid ko sa bahay. Sayang. Isasama sana kita sa madalas naming tambayan ng lolo mo rito eh. Tumatambay kayo rito ng lolo? Sa simenteryong ito? Oo. Lagi kaming nandito. Ano ka ba? Ano? Sama ka? Papakita ko lang sa iyo saglit. Baka makatulong sa iyo para mas gumaan ang pakiramdam mo. Agad na pumayag si Miguel. Sumama siya kay Manuel. Kahit isang oras na lang ay gagabi na. Nilakad nila ang sementeryo patungo sa sinasabi ni Manuel. Malawak kasi ang sementeryong yon. Base sa pagkakaalam ni Miguel, ang sementeryong yon ang pinaglibingan din ng mga namatay noong pananakop ng mga Hapon. Habang naglalakad, ay napansin ni Miguel na parang sobrang layo na nila. Wala na rin silang nakikitang puntod. Sa madaling sabi, ay wala na sila sa sementeryo. Kuya Manuel, sigurado ka ba sa dinaraanan natin? Nakalabas na yata tayo ng sementeryo eh. Saan po ba yung sinasabi niyong tambayan? Tanong ni Miguel. Kumamot ang ulo si Manuel. Eh, hindi ko na mahanap eh. Ang tagal na kasi nung huli kaming tumambay doon. Tara, tingnan natin doon. Baka doon na talaga. Sabi pa ni Manuel at tinuro ang kaliwang direksyon. Unti-unti nang dumidilim ng mga sandaling yon. Kahit magkasama sila ni Manuel, hindi maiwasan ang binata na kabahan. Sobrang liblib na ang kanilang dinaraanan. Kuya Manuel, ano nang meron? Dito na ba yon? Tanong ulit ni Miguel. Sa mga pagkakataon na yon, ay hindi na nagsasalita si Manuel. Nakatalikod na lang ito kay Miguel. Kuya Manuel, ayos lang po ba kayo? Nanlaki ang mata ni Miguel nang humarap sa kanyang lalaki at naglabas ng baril. Itinutok ng lalaki ang baril kay Miguel. Otomatiko namang dumaloy ang takot sa sistema ni Miguel. Kuya Manuel, anong ibig sabihin nito? Tanong niya na nanginginig ang boses. Pasensya ka na, bata. Ibigay mo na lang sa akin ang agimat kung ayaw mong sumabog ang bungo mo. Wika ni Manuel. Ano? Agimat? Naalala ni Miguel ang sinabi ng kanyang lolo. Oo, ibigay mo sa akin. Alam kong nakuha mo na yung agimat na yon sa sementeryong ito. Kaya ibigay mo sa akin. Napailing si Miguel. Alam niya na hindi ang sementeryong yon ang tinutukoy ng kanyang lolo, kundi ang isa pang sementeryo sa kabilang barangay. Wala sa akin. Wala akong alam na agimat. Ano mo sinasabi mo agimat? Pagkakailan na lamang ni Miguel. Miguel, huwag mong hintayin mangalay ang kamay ko. Kasi kusang kumakalabit ng gatilyo itong daliri ko kapag nangangalay. Sige ka! Maniwala po kayo. Wala sa akin. Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Walang nasabi sa akin si Lolo na tungkol sa agimat. Ayaw mo ah. Sige. Dahil wala naman ako mapapala sa isang katulad mo, papatay na lang kita. Total, wala namang makakakita sa atin dito. Sumunod ka na lang sa lolo mo! Inayos ni Manuel ang pagkakatutok ng baril kay Miguel. Nanginginig at nangihina na ang tuhod ng binata noong mga oras na yon. Akala niya, ayun na ang kanyang katapusan. Pero sandaling natigilan si Manuel nang makarinig siya ng malakas na hiyaw. Parang hiyaw yun ng isang mabangis na hayop. Tumingin-tingin sila sa paligid at sa itaas. Ano yun? Tanong ni Miguel. Ngunit walang pakialam si Manuel. Muli nitong tinutok sa binata ang baril. Kaso, maya-maya lang, may lumitaw na isang nilalang na mabilis na nakalapit kay Manuel. Dinakma ang kamay ng lalaki at sa isang iglap lang, putol ang kamay ni Manuel. Nang tingnan ni Miguel ng mabuti ang nilalang na yon, ay nalaman niya na isa pala yung tao.
tao na may mabangis na mukha, mahabang kuko at pangil. Halos mahimatay sa sobrang sakit si Manuel dahil sa pagkakatanggal ng kamay niya. Gulat naman si Miguel sa nangyari at hindi alam ang gagawin. Ayup ka! Ibigay mo sa akin ang agimat! Kung hindi mo ibibigay sa akin, dalawa tayong mamamatay sa aswang na yan! Nagulat si Miguel sa sinabi ni Manuel. Napatingin siya sa isang lalaki na kumakain ng kaputol na kamay ni Manuel. Aswang! Utal-utal niyang sabi. Ibigay mo na sa akin, bilis! Sigaw ulit ni Manuel. Sumisirit pa ang dugo mula sa kamay nito. Wala! Wala nga sa akin! Wala! Sagot naman ni Miguel. Muling umatake ang aswang kay Manuel. Sa pagkakataon na yon, ay hindi na nagsayang pa ng pagkakataon si Miguel. Mabilis siyang tumakbo palayo sa lugar na yon. Wala siyang sinayang na segundo. Habang papalayo siya, makailang ulit pa naputok ang kanyang narinig. Sumasabay rin ang malakas at nakakatakot na hiyaw ng aswang. Dire-diretso lamang si Miguel sa pagtakbo hanggang sa makabalik na siya sa sementeryo. Tuluyan ang sumapit ang dilim noon. Dahilan para mas lalo pang matakot si Miguel sa kanyang daraanan. Bago pa kasi siya makalabas ng sementeryo, mahaba-haba rin ang tatakbuhin niya dahil nasa pinakadulo siya. Mga ilang sandali lang ay napatago na ang binata sa gilid ng nicho. Nararamdaman niya ang presensya ng isang aswang. Nang sumilip siya, nakita niya ang isang babae. Tulad ng umatake kay Manuel, ay aswang din ito. Sa pagkakataon na yon, ay napagtanto ng binata na hindi lang isa ang aswang na naroroon. Dahil sa takot na makita siya ng babaeng aswang, pumasok siya sa isang nicho na nakabukas. Tiniis na lamang niya ang amoy. Wala na siyang pakialam kahit taganan niya pa ang kalansay na nasa loob. Naramdaman niya na may lumapit sa kinalalagyan niya. Kahit paghinga ay pinipigilan niya. Mabuti na lamang ay agad ding umalis ang babaeng aswang. Lumabas agad si Miguel sa nicho at pinagpatuloy ang pagtakbo paalis. Saka lamang siya nakahinga nang makaalis siya sa lugar na yon. Pag-uwi niya sa kanilang bahay ay hindi na siya mapakali. Kapansin-pansin ang pagiging balisa at tulala niya. Hindi na nga rin mapalagay ang kanyang kapatid na si Meloy. Kuya, kanina ka pa tulala. Ayos ka lang ba? Tanong ng binata. Hindi sumagot si Miguel. Nakatingin lamang siya sa ibaba. Samantalang hindi naman mapakali ang kanyang kamay. Kuya, alam ko mahirap kalimutan si Lolo. Pero pwede kang magsabi sa akin kung ano ang problema mo. Tayo na lang ang dalawa sa bahay na ito. Kaya dapat nagdadamayan tayo. Dagdag pa ni Meloy. Tumayo si Miguel at nababahala ang mukhang hinarap ang kapatid. Meloy, yung agimat, palagay ko, dapat na nating makuha yung agimat. Nagsalubong ang kilay ni Meloy ng mga sandaling yon. Agimat? Yung sinasabi ni Lolo na nasa sementeryo sa kabilang barangay? Oo, kailangan na nating kunin. Eh bakit kuya? Nung nakaraan lang parang hindi ka interesado dun ah. Meloy, si Manuel, gusto niya rin kunin. Hindi ko alam kung anong motibo niya pero kanina, muntik na niya akong barilin. Pinipilit niya akong ibigay sa kanya yung agimat. Tinutukan niya ako ng baril. Akala ko, mamamatay na ako. Buti na lang nakatakas ako. Nagulat na nga lang ako dahil bigla siyang dumating sa sementeryo nung wala na kayong lahat. Naku, buti na lang kuya. Pagkatapos nun eh, may dumating na aswang. Inatake siya at naputol yung kamay niya. Tumakbo kagad ako. Hindi ko alam kung buhay pa si Manuel. Pero palagay ko, hindi na. Kasi malakas ang kutob ko na dun sa pinaglibigan ni Lolo, maraming aswang dun. Maging si Meloy inatakot sa kanyang kwento. Bumakas sa mukha nito ang pagkabahala. Nagtayuan din ang mga balahibo. Bata pa lamang kasi sila ay nagkukwento na sa kanila ang matandang si Fidel tungkol sa mga aswang. Pero dahil mga bata pa sila noon, hindi nila yung gaanong iniintindi. Akala nila ay tinatakot lang sila na matanda. Pero ang hindi pala nila alam ay totoong nabubuhay ang mga ganoong nilalang.
Eh, anong gagawin natin, kuya? Paano kung may aswang din pala sa kabilang simenteryo? Paano kung makuha natin yung agima tapos pinag-initan tayo ng aswang? Ano mangyayari sa atin? Kumalma ka lang, Meloy. May daylan kung bakit gusto ni Lolo na kunin natin yung agimat. Kailangan lang natin maging matapang. Dahil palagay ko, malaki ang papel ng agimat na yon sa buhay natin. Sad naman ni Miguel. Napaupo na lang sila. Pareho silang napapaisip. Nung mga sandaling yon, pakiramdam ni Miguel ay nagsisimula na ang panibagong kabanata ng kanilang buhay. Hindi niya inaasahan na kung kailan wala na ang kanilang lolo, saka pa sila magkakaroon ng malaking pagsubok sa kanilang buhay. Dahil natuklasan ni Miguel na totoo ang mga aswang, mas magiging delikado ang buhay nila, magkapatid. Lalo pat hindi pa nila alam kung para saan ba talaga ang agimat na sinasabi ng matanda. Hindi nagsayang ng panahon ng magkapatid na Miguel at Meloy. Kinabukasan ng umaga ay maaga silang umalis ng bahay. Halos 20 minutos na lakaran ang kanilang ginawa bago tuluyang makatawid sa kabilang barangay. Kuya, tanaw ka ng simenteryo. Wika ni Meloy, sabay turo sa direksyon. Huwag kang tuturo-turo, baka manuno ka. Saway naman ni Miguel. Namanan niya ang ganong pamumuna sa kanyang lolo Fidel. Nang makalapit na ang dalawa sa simenteryo, hindi nila inaasahan na mas luma na pala yun kaysa sa pinaglibingan ng kanilang lolo. Marami nang nakatambak na kung ano-ano. May mga sirang kalesa pa nga sa bukana. Hindi na rin makita na maayos ang mga nicho dahil sa mga damo na tumutubo. Ang gulo naman ni Lolo. Akala ko naman medyo maayos pa itong simenteryo na ito. Eh mas mukhang abandonado na ito kaysa dun sa libingan niya. Pambihira naman, no? Pagrereklamo ni Miguel. Ayaan mo na, kuya. Ang intindi na lang natin ay yung agimat. Kailangan natin mahanap yung agimat para kay Lolo. Nakangiting sabi naman ni Meloy. Tumango at ngumiti na lang si Miguel. Nahahawa siya sa pagiging positibo ng kanyang kapatid. O tara, pumasok na tayo. Nauna nang naglakad si Miguel papasok sa sementeryo. Itinulak pa nito ang nabubulok ng gate na ginagapangan na rin ng mga halaman. Sa mga sandaling yon, hindi maiwasan ng dalawa na kilabutan. Mas kakaiba ang pakiramdam nila sa sementeryo na yon. Bawat madadaanan nilang puntod ay nararamdaman nila ang mabigat na aura. Para bang may mga nakatingin at nagbabantay sa kanilang kilos. Mabuti na lang talaga at maaga pa, kaya kahit na papaano ay malakas pa ang kanilang loob. Kuya, labang nasabi si Lolo na eksaktong lokasyon? Tanong ni Meloy habang sila ay naglalakad. Di ba magkasama tayo nung nagabilin si Lolo? Wala naman siya sinabi, ha? Kaya ang gagawin natin ay manghuhula ngayon. Sagot naman ni Miguel. Alam mo, kuya, palagay ko talaga magagamit natin yung agimat laban sa mga aswang, eh. Napatigil si Miguel sa paglalakad dahil sa sinabi ng kapatid. Siguro yun din ang dahilan kung bakit gustong kunin ni Kuya Miguel yung agimat. Ano sa palagay mo, kuya? Nabuhay kaya siya? Hindi na natin problema yon. Mas maganda ngang hindi na siya binuhay ng aswang, eh. Ang sama niya. Muntik niya pa akong patayin. May halong inis na sabi ni Miguel. Natigil lang ang kanilang pag-uusap nang marating na nila ang isang maliit na kapilya. Dali-dali silang lumapit doon. Pwersahan pa nilang itinulak ang pinto na inaanay na rin ang gilid. Pagbukas nila ng kapilya ay bumungad sa kanila ang magulong loob. Tanging ang ribulto na lamang ni Kristo ang nanatiling maayos na nasa gitna ng altar. Meloy, maghanap tayo. Baka nandito yon. Sige kuya. Hinalughog na magkapatid lahat ng nakikita nila na maaaring pagtaguan ng agimat. Nilinis na rin nila ang mga damo na gumagapang sa pader. Maging ang mga upuan na nabubulok ay inilabas na rin nila. Nang sa ganon ay mas madali sila makakakilo sa loob. Tumagal na sila ng halos isang oras, ngunit wala pa silang nakikita. Dumating sa punto na sumuko na ang dalawa dahil pakiramdam nila na bastos pa nila ang bahay ng Diyos dahil sa pakikialam nila sa mga gamit na naroon. Patawarin niyo po sana kami, ha? Bay, nahanap lang po talaga kami.
wika ni Miguel na magkalapat pa ang dalawang palad habang nakaharap sa altar. Aalis na sana ang dalawa nang may marinig silang nalaglag. Nang galing ang lagabog sa likuran ng ribulto ni Kristo, nagkatanguan ang dalawa. Pinuntahan nila ang likuran ng altar. Nakita nila ang isang flower vase na nabasag. Nang tingnan nila itong mabuti, may nakita silang medalyon. Kulay ginto ang medalyon at may ukit na mata sa gitna. Kuya, ito na yata yung medalyon, sabi ni Meloy. Sinubukan damputin ni Meloy ang nasabing medalyon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang napaso ang binata. Aray, kuya, ang init! Ha? Nagtataka si Miguel kung kaya't siya mismo ang dumampot sa medalyon. Oh, hindi naman ah. Hindi makapaniwala si Meloy noong mga sandaling yon. Sinubukan niyang hawakan ulit ang medalyon habang nasa palad ng kanyang kuya. Ngunit mainit pa rin ito. Dahil doon, isang ideya ang naisip ni Meloy. Kuya, baka ikaw talaga magiging tagapangalaga niyan, sabi ng binata. Ibig sabihin, kapag ibang humawak nito, mapapaso. Napangiti si Miguel. Isinot niya sa leeg ang medalyon. Oh, kuya, may papel oh. Kinuha ni Miguel ang kulay brown na papel na nasa gilid. Mukhang kasamang bumagsak yon ang medalyon, kaya agad na binuklat ng binata ang papel. May nakita silang sulat na naroon. Nabasa sa pagkakasuri nila, sulat yon ng kanilang lolo. Ang agimat na medalyon ay mahihimlay sa piling ng Panginoon. Gagamitin lamang ito ng bagong tagapangalaga sa oras na muling maghasik ang mga aswang. Ikaw na tagapangalaga, gamitin mo ito sa tama. Tapos na ang aking misyon. Kaya ipinapasa ko na sa iyo ang responsibilidad bilang bagong tagapuksa ng mga kampo ng kadiliman. Ingatan mo ang agimat at ang iyong sarili. Napatango ang magkapatid matapos basahin ang nakasulat sa papel. Noong mga sandaling yon, tuluyan ng inako ni Miguel ang pagiging tagapangalaga ng medalyon. Kailangan na nating umalis. Baka may makakita pa sa atin dito, sabi ni Miguel. Lalabas na sana sila ng kapilya nang maramdaman ni Miguel na may paparating na tao. Hinigit ni Miguel ang kapatid at nagtago sila sa gilid. Paano mo nalaman na may paparating? Nagtatakang tanong ni Meloy. Ha? Hindi ko alam. Basta, parang lumakas ang pakiramdam ko't pandinig. Hindi kaya dahil ito sa agimat. Aba, ayos pala yung kuya. Mamaya ka na bumilib, Meloy. Kailangan na muna nating umalis. Parang mga aswang sila. Iba ang pagkakaamoy ko sa kanila eh, sabi ni Miguel. Dahil sa takot ay hinila na ni Meloy ang kanyang kuya. Nang bahagya na silang makalayo, ay huminto sila sa mga nitsong magkakapatong-patong. Hingal na hingal si Meloy samantalang parang hindi man lang napagod si Miguel. Ni hindi nga rin ito pinagpapawisan. Hindi ko alam pero parang ang gaan-gaan ng katawan ko. Ito na yata yung epekto ng agimat eh, sabi ni Miguel at sandaling hinawakan ng medalyon. Ibig sabihin ba niyan kuya? Wala nang elementong lalapit sa atin? Hindi ko alam, Meloy. Kahit nasa atin na ito, kailangan pa rin nating alamin kung ano nga ba ang dapat gawin dito. Sigurado ako na may mga dapat akong iwasan at sundin para sa medalyong ito, saad ni Miguel. Habang tirik pa ang araw, ay nagmamadali ng makauwi ang magkakapatid. Ligtas silang nakabalik. Nung oras na yon, ay saka lamang nakahinga ng maluwagang dalawa. Kinagabihan, pansamantala na muna nilang kinalimutan ang lahat ng mga nangyari. Inilaan na muna ang kanilang oras para mag-relax. Nasa pagkainan si Miguel at Meloy noong mga sandaling yon. Tahimik lang silang kumakain nang biglang humawak si Miguel sa kanyang dibdib. Sandali itong namilipit sa sakit. Nag-alala naman si Meloy kung kaya't agad niyang nilapitan si Miguel. Kuya, anong problema? Ayos ka lang ba? Meloy, ang sakit ng dibdib ko. Yung medalyon, pinapahirapan niya akong huminga. Hindi malaman ni Meloy ang gagawin niya. Natataranta ang binata. At ang tanging niya lamang na ibigay kay Miguel ay ang isang basong tubig.
Walang magagawa yan. Pambihira ka naman, no? Utal-utal na sabi ni Miguel. Eh, ano bang gagawin ko? Hindi ko naman matatanggal yung medalyon kasi mapapaso ako. Tugon naman ni Meloy. Mga ilang sandali lang ay bumagsak na si Miguel. Nawala nito ng malay. Agad namang binuhat ni Meloy si Miguel papasok ng silid. Kumuha na lamang ng basang bimpo si Meloy. Pinunasan niya ang buong katawan ni Miguel. Bigla na kasi itong nilagnat ng mataas. Ganun pa man, sinubukan na lamang ni Meloy na kumalma. Makalipas lang ang halos isang oras, ay naging normal na rin ang temperatura ng katawan ni Miguel. Nakahinga ng maluwag si Meloy. Sobra siyang kinabahan. Buong akala niya ay iiwan na rin siya ng kanyang kuya. Naging maayos naman ang pakiramdam ni Miguel. At hindi naman ito nagising kagad. Hinayaan na lamang ni Meloy ang kapatid. Pinagpalagay na lamang niya na baka normal lang yun sa taong bago lamang mga laga ng agimat. Maya-maya ay nakarinig na ang binata na kung ano-anong bulungan sa paligid. Nagtataka siya na isipin na sa ganoong oras ay mayroon pa rin nagchichismisan. Sumilip si Meloy sa labas. Hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. May mga tao sa labas na hindi pamilyar sa kanya. At ang mas kinatatakot niya pa, lahat ng yun, palagay niya ay mga aswang. Nakikita niya sa kaunting liwanag sa tapat ng bahay nila ang kislap ng mga laway. Putya! Bulong niyang sabi. Makailang ulit na napalunok ng laway ang lalaki. Binalikan niya kagad si Miguel. Ngunit kahit na anong gawin niya, ay hindi naman yung nagigising. Uy! Kuya! Gising! Mukhang mga aswang yung nasa labas! Uy! Inalog-alog niya pa ang balikat at ulo ng lalaki. Ngunit wala siyang napapala. Masyadong malalim ang tulog ng kanyang kapatid. Dahil sa kawalan ng ideya, kumuha na lamang ng kutsilyo ang binatang si Meloy. Batid niyang hindi sasapat ang bagay na yon bilang armas niya. Pero kumakapit na lang siya sa dasal at himala na sana hindi siya atakihin ng mga aswang. Nakikiramdam lang si Meloy sa mga pagkakataon na yon. Hindi niya magawang humingi ng saklolo dahil baka lalong maudyukan ang mga aswang. Nalinti ka na! Sabi niya nang marinig ang mga kaluskos sa kanilang dingding. Nang mapatingin siya sa kanyang Kuya Miguel, napansin niya na parang umuusok ang dibdib ng binata. Sumilip siya sa loob ng damit ni Miguel. Nakita niya roon na tila nagbabaga ang medalyon. Ngunit ang kanyang ipinagtataka ay parang hindi naman napapaso si Miguel. Dahil doon, naramdaman ni Meloy na unti-unting nag-alisa ng mga aswang. Tila ba natakot ang mga yon sa amoy ng usok na galing sa medalyon? Kuya? Napansin ni Meloy na gumagalaw na ang daliri ni Miguel. Dali-dali niya itong pinagtatatapik sa mukha. Pagkagising ni Miguel, ay bigla na lang itong tumayo. Binuksan nito ang pintuan at tumingin sa labas ng kanilang bakuran. Uy! Nakakagulat ka naman kuya. Ano ba nangyari sa'yo? Tanong ni Meloy na takang-taka sa biglang pagtayo ni Miguel. Ha? Nagtatakang sagot ng binata. Wala kang alam? Bakit ako nandito? Napailing na lamang si Meloy. Inisip niya na baka naalimpungatan lang talaga si Miguel noong mga sandaling yon. Nang medyo mahimasmasan, ay umupo sila sa harapan ng lamesa. Binigyan ni Meloy ng tubig si Miguel dahil uhaw na uhaw ito. May mga aswang na nakapalibot sa bahay natin kanina, kuya. Bungad ni Meloy sa usapan. Dahan-dahang inilapag ni Miguel ang baso at saka nagsalita. Tama pala yung nasa panaginip ko. Sagot niya, sabay hawak sa medalyon. Bakit? Ano bang napaniginipan mo? Tanong ni Meloy. Huminga ng malalim si Miguel. Kinakaba nito sa lahat ng mga maaaring mangyari. Halata sa namamawis niyang noo ang pag-aalala. Meloy, malalagay sa alanganin ang buhay natin. Nakausap ko ang medalyon sa panaginip ko. Sabi niya, aktibo na ang kapangyarihan ng medalyon. Pero kasabay nun, mas maraming panganib ang didikit sa atin na dala ng mga aswang. Kailangan natin mag-ingat, sabi ni Miguel.
magsasalita pa sana si Meloy nang may marinig silang malakas na sigaw ng babae. Nabahala magkapatid kung kaya't agad silang lumabas. Mga kapitbahay! Inaaswang ang kapatid ko! Nataranta si Miguel at Meloy. Pinunta nila kung saan ang gagaling ang boses. Pagdating nila sa isang bahay, naabutan nila sa hagdanan ang nakatiwangwang na bangkay ng babae. Wala na yung lamang loob at nagkalat ang dugo sa lapag. Base sa pagkakaalam ni Miguel, ay buntis ang babaeng yon. Nanlalaki ang kanilang mga mata at hindi makapaniwala. Di na nila napigilan ang pagtindig ng kanilang mga balahibo. Sa puntong yon, ramdam na ni Miguel ang presensya ng mga aswang sa buhay nila. Bagay na nagdudulot ng pangamba sa kanila. Dahil hindi nila alam kung ano pa ang kayang gawin ng mga aswang sa susunod na mga araw. Hindi na naiwasan ang pagkalat ng balita tungkol sa babaeng pinatay ng aswang. Kinaumagahan ay maririnig sa buong lugar ang usap-usapan. Bawat isa ay nakatuon lamang ang atensyon sa aswang. Makikita sa kanilang kilos ang pagiging hindi komportable sa paligid. Dahil ang ilan sa kanila ay iniisip na baka nasa lugar lang din ang kinatatakutang aswang. Nagpunta si Miguel at Meloy sa pamunuan ng kanilang lugar. Nakibalita sila sa kakilalang tanod na si Andres. Mas matanda lang sa kanila ito ng kaunti. Hindi pa kumpirmado kung aswang ba talaga yung pumatay sa babaeng yun eh. Paano? Yung nagsumbong na saksi, dati pa lang may issue ng pagkabaliw. O diba? Eh paano siya paniniwalaan ng kapitan natin kung dati na pala siyang nabaliw? Wika ng lalaking si Andres. Sumandal si Miguel sa pader at saka nagsalita. Eh di ba magaling na naman yon? Hindi ba pwedeng ikonsidera yung sumbong niya? Napatunayan naman na matino na siya mag-isip, di ba? Sabi naman ni Miguel. Oo nga naman. Hindi dapat nila binabaliwala ang issue na ito. Baka mamaya niyan eh, bumalik yung mga aswang tapos wala tayong magawa kasi hindi tayo handa. Gatong naman ni Meloy. Ah, ewan. Hindi ko alam dyan kay Kapitan. Kung ako lang ang masusunod, edi walang problema. Pupuksain natin yung mga aswang. Eh kaso, si Kapitan ang may hawak ng desisyon eh. Kaya wala tayong magagawa. Oh, sige Andres. Salamat ah. Inapiran pa ni Miguel si Andres bago ito pumasok sa loob ng barangay. Paano nito kuya? Mukhang wala tayong aasahang tulong mula sa pamunuan natin. Sabi ni Meloy. Eh di kung wala, eh di wala. Tayo ang gagawa ng paraan para mapuksa sila. Sigurado ka ba kuya? Hindi ka nga marunong makipagsuntukan eh. Tapos gusto mo pang labanan yung aswang. Meloy, nasa akin na ang agimat. Mula nang isinuot ko ito, ewan ko, pero parang hindi ako natatakot. Parang pakiramdam ko, sobrang tapang ko. Alam mo yun, parang ang gaan-gaan ang pakiramdam ko. Pinagmasdan pa ni Miguel ang kanyang magkabilang palad. Kaya mo talaga? Oo, Meloy. Pakiramdam ko kaya ko. Pagkahawak ni Miguel sa medalyon, bigla na lang siyang may naramdaman na kakaiba. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa hindi malamang dahilan, ay naririnig niya ang tinig ng kanilang kapitan na si Edwin. Sobrang talas ng pandinig niya na kahit na may mga pader na namamagitan. Ayos ka lang ba kuya? Baka mamaya niyan, mahimatay ka na naman ha. Hindi Meloy, yung medalyon, parang may gustong ipahiwatig. Sagot ni Miguel, sabay tingin sa barangay. Anong sabi? Hindi ko alam. Ano ba yan? Akala ko alam mo na kuya. Mabuti pa, umuwi na muna tayo. Naglakad na sila pauwi ng kanilang bahay. Hindi mawala sa isipan ni Miguel kung ano ang gustong sabihin sa kanya ng medalyon. Hindi niya maintindihan kung bakit naririnig niya ang tinig ng kanilang kapitan. Oh, bilisan mo dyan. Bilisan mo yung pagsibak. Pupunta tayo kina Andres. Sabi ni Miguel nung hapon na yon, nung naabutan niya si Meloy na abala sa pagsisibak. Eh bakit? Anong gagawin natin kuya kina Andres? May bibigay doon na kaba ng bigas eh. Abuloy daw sana yon nung nakaburol si Lolo. Kaso nga lang, hindi na ibigay kaagad. Yung kaban kasi na nakalaan sana sa atin, siniraan ng peste. Kaya yun, nag-ani muna sila. Sabi naman ni Miguel, sabay nguya ng mani.
Alam mo kuya, ang bait-bait talaga ng pamilya nila kuya Andres, no? Kaya nga ang swerte natin na kilala natin sila. Noong buhay pa man si Lolo, sila na talaga ang umaalalay sa atin pagdating sa pagkain eh. Napangiti na lamang si Miguel. Pagkatapos nilang mag-usap, ay naglinis na lamang siya sa loob. Maaga silang kumain noong kinagabihan para lumabas at puntahan si Andres. Sa kanilang paglalakad, ay hindi nila inaasahan na makakasulubong nila sa daan ang kapitan na si Edwin. Nahihiwagaan si Miguel kung bakit mag-isa lamang ang kapitan. Gayong madalas naman itong makita na merong kasama. Lalagpasan na sana nila ang kapitan nang biglang tawagin nito si Miguel. Huminto ang binata tumarap. Miguel, tama ba? Ngumiti ang binata at magalang na sumagot. Ako si Miguel. Bakit to? Pinagmasdan niya ang kapitan ng maigi. Nagtinginan na magkapatid at nagtataka. Ikaw nga po ni Fidel, tama ba? Dagdag pa nito. Tumangutango na lamang si Miguel. Hindi niya kasi alam ang kanyang sasabihin. Meron ka bang pagmamayari na pwede mong ibigay sa akin? Bibili ko kahit na magkano. Mas lalong nalito si Miguel sa sinabing yun ng kanilang kapitan. Malakas ang kanyang kutob na ang gustong tukuyin ng kapitan ay ang medalyon. Parang wala naman po. Eh, bakit niyo naman po naitanong? Pagkakailan na lamang ni Miguel. Maging si Meloy sa gilid niya ay naguguluhan na rin sa kanilang pinag-uusapan. Ay, wala naman. Alam mo, nangungulekta kasi ako ng mga kakaibang bagay. Mga kwintas, mga luma ba? Ganon. Yung may mga disenyo na kakaiba. Nangungulekta rin ako ng mga burloloy. Sabi pa ni Edwin. Ganon po ba? Pasensya na po kapitan, pero wala po akong mga ganon eh. Gumiti na lang ang kapitan, ngunit iba ang nakikita ni Miguel sa ngiting yon. Tila may bakas ng pagkadismaya. Sige, ayos lang. Sige, salamat. Sabi na lamang ng kapitan. Naglakad na palayo si Miguel at Meloy. Napahawak si Miguel sa medalyon. Sa ikalawang pagkakataon, parang may gustong ipahiwatig sa kanya ang agimat niyang dala. Kinakabahan ako kay kapitan ha. Tulad ni Manuel, parang interesado din siya sa agimat. Hindi ko alam pero hindi tayo dapat magtiwala sa kanya. Sabi ni Miguel. Nawiwirdohan din nga ako sa kanya eh. Wala nang may nagpaparamdam na aswang sa lugar natin. Parang lagi siyang aligaga. Ano kaya nangyayari kay kapitan? Pinagmasdan na lamang nila ang kapitan na si Edwin. Kumuway pa yon nang lumingon ito sa kanila. Nang makarating sila sa bahay nila Andres, ay agad nilang tinawag ang lalaki. Hindi sila makapasok sa bakuran dahil may mga bantay na aso. Uy! Nandyan na pala kayo! Kanina pa ba kayo? Tanong ng lalaking si Andres. Hindi, kararating lang namin. Masaya namang sagot ni Miguel. Inilipat muna ni Andres ng pinagtatalian ang aso, saka sila pinapasok ng lalaki. Pinaupo sila sa tapat ng mahabang lamesa na yari sa punong nara. Nasa loob yung kaban ng bigas eh. Pero bago yun, kumain muna tayo. Alam kasi ni nanay at tatay na darating kayo. Ay oops, bawal tumanggi. Sasamahan loob ni nanay. Napakamot na lang ng ulo si Miguel. Ganun pa man, pipilitin na lang din nilang kumain kahit busog na sila. Habang naghihintay silang maluto ang pagkain, hindi maiwasang magkwento ni Andres na mga bagay na napapansin niya sa loob ng barangay. Alam nyo, nung nakaraan ko pa napapansin na alis nang alis si kapitan ng barangay eh. Tapos, isang beses, nakita ko siyang pumunta sa barangay ng alanganing oras. Ang dami niya kasama eh. Hindi yun mga tanod ah. Basta, hindi ko kilala yung mga kasama niya. Akala ko nga mga taga-ibang barangay eh. Tapos, may meeting sila. Pero wala naman akong natatanda na may bibisita sa barangay nung gabing yun. Kaya inisip ko, sino kaya yung mga taong yun? Nagdikwatro pa si Andres habang nagsasalita. Samantala, sa mga sandaling yun, ay unti-unti na rin gumugulo sa isip ni Miguel kung sino nga ba si Kapitan. Sa tagal na niyang nakikita si Edwin sa barangay,
Noon lang siya nahiwagaan. Normal lang naman dati ang aura at datingan ng kapitan para kay Miguel. Bigla lang nag-iba mula nang mapasa kanya ang medalyon. At mula nang may mabiktima ang mga aswang. Kuya, di ba nakaaway dati ni Lolo si Kapitan? Naalala mo ba nung pagbawalan ni Kapitan Edwin si Lolo na manggamot? Sabi naman ni Meloy. Oo, naalala ko. Parang lagi niyang pinag-iinitan si Lolo noon eh. Napahawak si Miguel ng kanyang baba habang napapaisip. Palagay niyo, may tinatago kaya si Kapitan? Kay nainalaan na kasi mga kilos niya eh. Tanong ni Andres. Bago pa makasagot si Miguel, ay bigla na lamang humangin ng malakas. Ramdam na ramdam nila ang malamig na simoy ng hangin. Ang pagkikiskisa ng mga dahon ay nagdudulot ng kaba para kay Miguel. Oo, kalma! Humangin lang! Bakit ganyan na agad ang reaksyon niyo? Natatawa pang sabi ni Andres. Pero bigla na lamang tumayo si Miguel. Hinawakan niyang medalyon at pumikit. May mga aswang! Sigaw ni Miguel. Ha? Ano? Pagtatakang sabi ni Andres. Habang si Meloy naman ay nagtago na rin sa likuran ng kanyang kuya. Nang may lumitaw na babae sa itaas ng bubong nila Andres, agad na kinuha ni Miguel ang bato sa gilid. Hindi siya nagdalawang isip na ipukul ang bato sa babae. Munti ka nang tamaan ang babaeng yon. Buti na lang at lumihis ang pagbato ni Miguel. Uy! Tarantado ate ko yan! Lagayos lang ng antena ng radyo! Sabi ni Andres nang makitang naiiyak na ang babae sa taas. Ha? Ate mo yan? Nauutal na wika ni Miguel. Hiyang-hiya siya sa kanyang nagawa. Kuya naman eh! Pabulong na lang na sabi ni Meloy. Ate! Ayos ka lang ba? Pasensya ka na ha! Medyo sabog kasi itong magkapatid eh! Sigaw ni Andres sa kanyang ate. Napailing na lamang si Miguel. Hindi siya makapaniwala na nagkamali siya kahit sinunod niya lang ang sinabi ng medalyon. Pasensya na Andres ha. Huy! Andres! Yung ate mo! Nagulat silang tatlo nang may lumitaw na dalawang lalaki sa likuran ng ate ni Andres. Walang ano-ano ay agad na nilapa ng dalawang lalaki ang babae. Sa sobrang pagkagulat ay hindi nakapagsalita ang lalaking si Andres. Hindi tumakagalaw dahil sa takot. Kuya! Nagis ni Meloy ang itak na nakasandal sa hagdanan nila Andres. Nang masalon ni Miguel ang itak, ay mabilis itong nakaakyat sa bubungan. Maging si Meloy ay nabigla sa kung paano gapangin ni Miguel ang puno para makapunta sa dalawang aswang. Tigilan niyo siya! Buong pwersang hinagupit ni Miguel ang dalawang aswang. Tinamaan niya agad ang isa sa leeg kung kaya't nalaglag kagad ito. Habang ang isa naman ay nagawa pang makailag. Pero hindi nagpatinag si Miguel. Muli niyang hinagupit ang aswang. Sa kabutihang palat, tinamaan niya yun sa ulo. Ate! Ate, gising! Sabi ni Miguel nang malapitan niya na ang babae. Wala na itong malay. Sinusubukan gisingin ni Miguel ang babae. Pero huli na. Laylay na rin kasi ang leeg nito at malakas na ang agos ng dugo. Nagmamadali namang makakyat si Andres sa itaas ng mahimasmasan na ito. Ang mga magulang naman ito ay wala nang nagawa kundi ang maiyak na lang. Ate! Ate! Naiiyak na sigaw ni Andres. Umiling na lamang si Miguel. Nakaramdam siya ng lungkot sa sinapit ang kapatid ni Andres. Ngunit nung mga sandaling yon, mas nangingibabaw kay Miguel ang pangamba. Dahil kahit napatay na niya ang dalawang aswang, ay may nararamdaman pa rin siyang presensya sa paligid. Aswang! May aswang! Sigaw naman ang mga magulang ni Andres sa ibaba. Pagtingin ni Miguel, ay may dalawa pang aswang na umatake. Mabilis na nilapa ng mga yun ang mga magulang ni Andres. Habang si Meloy naman ay nakabalandra na rin sa gilid at pilit kinakalmot ng isa pang aswang. Hindi na nagsayang ng oras si Miguel. Mataas ang talon niyang patungo kay Meloy maging siya ay nagulat din. Tinarak ni Miguel ang itak sa ulo ng aswang. Ayos ka lang? Tanong ni Miguel sa kapatid. Tumango lang sa kanya si Meloy. Nay! Tay! Sigaw ni Andres. Pagtingin ni Miguel ay lasog-lasog na ang dalawang matanda. Tumakbo si Miguel palapit doon
at pinatay ng walang kahirap-hirap ang dalawang aswang. Gumulong ang ulo ng isa. Nahuli na si Miguel. Patay na ang mga magulang ni Andres. Pagbaba ni Andres mula sa bubungan, ay humahagulgol na lamang ito. Bakit kasi inuulo mo pa si Meloy eh? Nakita mo naman na mas alanganin si nanay at tatay kaysa sa kapatid mo. Eh bakit mo siya inuna? Galit na wika ni Andres. Sinisisi nito si Miguel sa pagkawala ng kanyang ama at ina, maging ang kapatid niya. Walang lumalabas na salita mula kay Miguel. Natamimi siya. Kalaunan ay sinisisi na lang din niya ang kanyang sarili sa lahat ng mga nangyari. Dahil kung hindi siya nagpunta doon, marahil ay hindi naman mapapadpad ang aswang sa bakuran nila Andres. Siguro, ikaw ang inahabol ng mga aswang, no? Dahil dyan sa ano? Ano ba yan? Kwintas? Yan ba yung malas? Yan ba yung sinusundan nila ng mga aswang? Hindi na naituloy ni Andres ang sinasabi nang biglang may lumipad sa kanilang harapan at dinagit ang lalaki. Natulala na lamang si Miguel at Meloy dahil masyadong mabilis ang mga pangyayari. Parang natuliro si Miguel noong mga sandaling yon. Natauhan lang siya nang uminit na ang medalyon sa kanyang dibdib. Dumami ang ingay sa kanilang lugar noong gabing yon. Maraming umiiyak, nagsisigawan at humihingi ng tulong. Habang naglalakad ang magkapatid sa gilid ng daan, ay nakita nila si Kapitan. Kalmado lang ito habang pinagmamasdan ang mga aswang na inaatake ang bawat kabahayan. Ngunit mas ikinabigla nila ang mga sinabi nito. Sige lang mga kalahi, patayin niyo ang lahat ng nandito. Paghaharian natin ang lugar nito dahil wala na si Fidel. Wala na ang mga kalaga ng agibat. Parang nababaliw si Kapitan Edwin sa kakatawa. Tila ba may kakaibang kaligayahan na dulot dito ang bawat buhay na nawawala. Sa mga pagkakataon na yon, naintindihan na ni Miguel ang huling salita na hindi nabigkas ng maayos ni Fidel. Tama, si Kapitan nga ang tinutukoy ni Lolo. Kalaban si Kapitan. Isa siyang aswang. Humigpit ang hawak ni Miguel sa itak. Handa na siyang makipagpatayan. Kitang-kita ang namumuong galit sa mukha ng lalaki. Dahil doon, mas lalong nagkaroon ng lakas ng loob si Miguel. Dito ka lang, Meloy. Kahit na anong mangyari, wag na wag kang aalis sa silong na ito, ha? Maliwanag! Sabi niya sa kapatid. Eh, kuya, baka mapahama ka. Hindi ako pababayaan ng agimat. Kailangan kong gumawa ng hakbang para matigil ang kasama ng mga aswang. Hindi na hinintay pa ni Miguel na mapigilan siya ng kapatid. Dali-dali siyang lumabas at tumalon palapit sa kinatatayuan ni Edwin. Nakailag ang kapitan sa ginawa niyang pagtaga. Gulat na gulat ang lalaki sa bigla niyang paglitaw. Ngunit kalaunan ay sumilay na rin ang nakakalokong ngiti ng kapitan. Nagkakabali ka, kapitan. Oo, nawala si Lolo. Pero buhay pa ang agimat. Sabi ni Miguel. Tama palang hinala ko. Ikaw palang nagbana ng agimat na panlaban sa aming mga aswag. Tumawa na naman ng malakas ang lalaki. Oo, at ngayong gabi, papatayin kita. Ano naman ang magagawa ng isang binatang wala namang kaalam-alam sa paggamit ng agimat? Di hindi ka nga marunong makipagsuntukan. Kaya, paano mo papatayin ang pinuno ng mga aswang na nasa harapan mo ngayon? Dahan-dahang lumapit si Edwin sa binata. Sinisindak nito si Miguel. Oo, wala akong alam. Pero itong agimat, meron. Siya ang bahala sa akin! Tumakbo si Miguel at hinagupit niya ng itak si Edwin. Nahawakan ng kapitan ng kanyang kamay, kung kaya't nabitiwan niya ang itak. Buti na lang ay nasuntok niya agad si Edwin sa muka. Dahilan para mapatras ito. Gulat na gulat ang lalaki sa ginawa ni Miguel. Maging si Miguel din ay hindi makapaniwala na ganun kalakas ang suntok niya. Ayos ah! Lumakas ako ah! Napapangiting wika ni Miguel habang nakatingin sa kanyang kamao. Ano mong napapagana ang agimat? Eh wala ka namang alam sa mundong ito! Sabi ni Edwin na nanginginig pa ang tinig. Simple lang, Kapitan! Ako ang pinili ng agimat! Napapailing na lamang ang kapitan nung mga sandaling yon. Mga aswang! Patayin mo ito! Sigaw ni Edwin.
naglabasan pa ang ibang aswang. Pinalibutan nila si Miguel. Ganun pa man, wala man lang nararamdaman na kahit na kaunting takot ang binata. Sa halip, mas ganado pa itong makipaglaban. Pinagtulungan ng mga aswang ang nag-iisang si Miguel. Makilang ulit nilang pinagkakakalmot ang binata, ngunit laking pagtataka nila nang hindi man lang tumatalab ang kanilang mahahabang kuko. Kapitan, hindi sa tinatablan. Anong gagawin namin? Nababahalang sabi ng isa sa mga aswang. Inutil! Patayin niya! Wala akong pakialam kung ayaw tablan. Basta patayin niyo siya sa kahit na anong paraan alam niyo. Napipilitan na lamang ang mga aswang na lumusob kay Miguel. Pero dahil kakaibang tao na ang binata ng mga sandaling yon, walang kahirap-hirap na pinulbos ni Miguel ang mga tauhan ng kapitan. Ano na, kapitan? Susuko ka na ba? Nangiinsultong tanong ni Miguel. Nanggagalaiti sa galit ang kapitan ng mga sandaling yon. Aminado ito na hindi niya kakayanin si Miguel. Kaya naman sa halip na lumaban ay minabuti na lamang ni Edwin na umatras. Mabilis itong gumapang at lumundag-lundag sa kabahayan. Kuya, ang galing mo! Ikaw ba talaga yun? Ang galing mong makipaglaban! Parang dati lang akong nagtatanggol sa iyo ah! Ganyan ba talaga ang epekto ng agimat? Tanong ni Meloy nang nakalabas na ito mula sa pinagtataguan. Muling tiningnan ni Miguel ang medalyon. Oo, itong agimat na ito ang dahilan kung bakit ko sila natalo. Pero hindi muna tayo dapat maging kampante. Kailangan nating iligtas sa mga kalugar natin. Nilibot nila ang kanilang lugar. Wala nang tao sa ibang bahay. Ang iba ay lumikas na. Ngunit ang iba naman ay tinangay na ng mga aswang. Tulong! Pakiusap! Tulungan niyo ako! Napahinto sila nang marinig nila ang sigaw na yon. Paglingon nila sa isang bahay, naroon ang isang lalaki na nakaupo sa hagdan. Tila may dinadaing ito sa kanyang katawan. Anong problema? Nasaan ang mga kasama mo? Tanong ni Miguel. Nasa loob sila! Tulungan niyo sila! Sabi pa ng lalaki. Hindi nagkatubiling pumasok ang dalawa sa bahay. Ngunit wala naman silang nakitang tao. Mabilis na tinaga ni Miguel ang lalaki sa kanang braso. Laglag agad ang braso nito sa lupa. Kuya, bakit mo tinaga? Nagulat si Meloy sa ginawa ng kanyang kapatid. Aswang ang siraulong yan eh. Binulong sa akin ang medalyon. Muling tinaga ni Miguel ang lalaki sa liig. Napangiwi na lamang si Meloy nang gumulong ang ulo ng lalaki sa lupa. Hindi na sila nagtagal doon. Nag-ikot-ikot pa sila. Kailangan nilang mapalaya sa mga aswang. Kaya ilang sandali lang ang nakalipas. Unti-unti na ring nalaga sa mga tauhan ni Edwin. Umatras sa mga aswang. Natakot ang mga yon sa presensya ni Miguel. Dahil doon ay bumilib ang mga residente sa binata. Marami din kasing nakakita kung ano ang nagawa ni Miguel. Nung gabing yon ay pansamantalang kumalma ang sitwasyon. Tulong-tulong ang mga residente na gamutin ang mga sugatan. Sama-sama rin silang nagsalansa ng mga bangkay at pirapirasong katawan. Alam na ng mga tao na si Kapitan ang may pakana ng lahat. Marami ang nadismaya. Nabuo ang matinding galit ng mga tao dahil sa mahabang panahon na panlilin lang ng lalaking si Edwin. Miguel, maraming salamat. Unay nga na ikaw ang susunod sa yapak ng lola mo. Mabuhay ka! Wika ng isang matanda sa kanya habang sila ay nag-aasikaso sa mga sugatan. Mga kasama, si Miguel ang bagong tagapagligtas natin. Ang apo ng namayapang manggagamot na si Fidel. Mabuhay si Miguel! Mabuhay! Gatong naman ang isa pang lalaki. Lahat ay sabay-sabay na sumigaw ng mabuhay si Miguel. Kakaibang saya ang naramdaman ni Miguel sa mga pagkakataon na yon. Sobrang sarap ng pakiramdam niya na natulungan niya ang mga kalugar. Ngunit sa kabilang banda ay nakaramdam pa rin siya ng kalungkutan. Hindi niya naisip kailanman na hahantong ang kanilang lugar sa karasan. Naawa siya sa mga tao na nawala ng pamilya, lalong-lalo na ang pamilya ni Andres. Bumuntong hininga na lamang si Miguel. Hindi niya magawang magdiwang dahil habang nabubuhay pa ang kanilang kapitan, para kay Miguel ay hindi pa natatapos ang laban. Sa kanyang isip, pinasalamatan niya ang agimat. Kung hindi dahil sa agimat na yon, malamang ay hindi niya kakayanin ng mga aswang.
Matapos mag-asikaso, ay minabuti ni Miguel na umuwi na lamang muna. Kailangan niya magpahinga. Dahil sa mga nangyari ay saka lamang niya naramdaman ang pagod. Pagdating nila sa kanilang bahay, ay naramdaman agad ni Miguel na parang may tao sa loob. Hinarang niya ng braso si Meloy at huminto sila. Oh, kuya, bakit? May tao sa loob. Pabulong nitong sabi. Pasimpleng dumampot ng dos por dos ang binatang si Meloy. Marahan ang paglalakad na ginawa ng dalawa. Nang makalapit na sila sa pinto ng kanilang bahay, pagsilip nila ay nakita nila roon ang isang lalaki. Nang humarap yun sa kanila, ay nanlaki ang mata ni Miguel at Meloy. Kuya Manuel? Nagtatakang wika ni Miguel. Bakit hawak-hawak mo larawan ng lolo namin? Tanong naman ni Meloy. Ngumiti ng malapad ang lalaki. Inilapag nito sandali ang larawan sa lamesa. Bakit? Masama bang tingnan ang larawan ng aking ama? Sagot ni Manuel. Ama? Anong pinagsasabi mo? Hinanda na ni Miguel ang hawak-hawak niyang itak. Alam kong alam niyo na may nag-iisang kapatid ang tatay ninyo. At ako yun. Hindi ko alam kung bakit hindi sinabi sa inyo ni tatay. Siguro dahil alam niya na masama akong tao. Nakakatawa. Baka dahil alam niya na kukunin ko ang agimat sa kanya balang araw. Meloy, sa likod ka lang. Ikaw, Miguel, ikaw ang hadlang sa mga plano ko. Akala mo namatay na ako sa mga aswang na yon? Naputulan lang ako ng kamay, pero hindi ako mamamatay. Napadako ang tingin ni Miguel sa nakabendang kamay ng lalaki. Nanlilisik ang mata ni Manuel na lumalabas na tsuhin nila ito. At nilabas na nito ang baril na nakasukbit sa tagiliran. Kung hindi mo ibibigay sa akin, papatay na lang kita. Tutal, ginawa mo na rin miserable ang buhay ko dahil sa punyemas na putol na kamay na to. Makinig ka, hindi mo mapapakinabangan ang agimat dahil ako ang pinili. Hindi to gagana sa'yo. Wala akong pakialam. Papatayin pa rin kita. Kinalabit na ni Manuel ang gatilyo. Binaril niya si Miguel. Ngunit sa kasamaang palad ay lumikulang ang bala. Hindi pumayag si Manuel kung kaya't sunod-sunod na putok ng baril ang kanyang ginawa. Nasa akin ang agimat. Hindi dadampi sa akin ang bala na... Ha? Hindi natuloy ni Miguel ang kanyang sasabihin nang biglang bumukas ang kanilang bintana. Bumungad doon ang kanilang kapitan. Ngunit nung mga sandaling yon, ibang-iba na ang itsura ng kapitan. Mukha na itong halimaw at mabangis na hayop. Hinila ng kapitan si Manuel. Makailang ulit na binaril ng lalaki ang aswang na kapitan, ngunit huli na. Nahawakan si Manuel ni Edwin sa leeg. Sinakal siya nito hanggang sa lumuwa ang kanyang mga mata. Pagkatapos nito, ay saka nito nilapa ng kapitan. Walang sinayang na pagkakataon si Miguel. Tumalon siya sa bintana at agad na hinagupit ng taga ang kapitan. Nagawa pang makailag ng kapitan. Ngunit sa pangalawang beses na paghagupit ni Manuel, ay tinamaan na ang kapitan sa leeg. Lumaylay agad ang ulo nito na kalaunan ay nahulog na rin. Sirit ang dugo sa mukha ni Miguel. Habol niya ang kanyang hininga noong mga sandaling yon. Natapusin kayo, mga lintik kayo! Tanging sabi na lamang ni Miguel. Kuya, tapos na ba ang problema natin? Tanong ni Meloy. Tumango na lang si Miguel. Nakaramdam na lamang ng pagkahilo si Miguel. Bigla na lang itong nawala ng malay. Hapon na nang magising si Miguel. Magana kanyang pakiramdam. Wala siyang kahit na anong nararamdaman na sakit. Pagsilip niya sa kanilang bakuran, ay naroon si Meloy. Nagluluto ito sa kanilang bakuran. Bumangon ang binata at lumabas. Napangiti si Meloy na makita ang kapatid. Kuya, ang haba ng tulog mo ah. Ano, kamusta? Anong pakiramdam mo? Huminga ng malalim si Miguel. Eto, ayos na ako. Pero, nasaan na si Kapitan? Si Tito Manuel? Tanong ni Miguel. Eh, kinuha sila ng mga residente. Kaninong umaga, sabay silang sinunog sa tapat ng barangay natin. Eh, kuya,
wala na yung mga kontrabida sa barangay na ito. Makakapamuhay na tayo ulit ng mapayapa. Puno ng kaligayahan ang mukha ng binatang si Meloy. Napaupo na lamang si Miguel at sumilay din ang malapad na ngiti sa kanyang mukha. Kinuha niya ang agimat at nagawa pa itong halikan at kausapin. Maraming salamat sa iyo, ha. Dahil sa iyo, maraming buhay ang naligtas. Sana habang buhay na tayong magkasama. Wika ni Miguel sa medalyon. Napatingin pa si Miguel sa kalangitan at muling nagsalita. Lo, nangyari na ang gusto nyo. Nasa mabuting kamay na ang agimat. Oo nga, Lo. Ang galing ni Kuya. Galing makipaglaban. Idol ko na si Kuya ngayon, Lo. Kahit amoy mapanghina siya. Sabi ni Meloy. Agad naman inamoy ni Miguel ang kanyang sarili. Teka, bakit ako mapanghi? Umiba ako sa short? Natawa na lamang si Meloy. Ewan ko sa'yo. Maligo ka na nga. Mamayang gabi, susundin ka ng mga kalugar natin. Kikilalanin ka daw nila bilang bayani. Nakangiting wika ni Meloy. Dali-dali namang nagpunta ng banyo ang lalaking si Miguel. At sa paglabas niya roon, ay magiging isa na siyang ganap na tagapagligtas laban sa mga aswang. Wakas! Sa iba pang mga magagandang kwento, maaari niyong pakinggan ang mga kwento ni Lolo Pael sa Pamela Clamil Channel at sa Lady Pam at sa Lolo Pael Tales of Horror. Maraming salamat. Muli, ito ang mga kwento ni Kabanong.